Nawala na raw ang malaking balakid sa MRT 7 project. Yan ay matapos katigad ng Quezon City Regional Trial Court ang pagbili ng gobyerno sa lupang pagtatuyo ng depo ng mga tren. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Nangangalahati na ang paggawa sa MRT Line 7. Ito ang mag-uugnay sa North Avenue sa Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan sa pamamagitan ng Commonwealth. Yun nga lang, hindi pa nagagawa ang depo o ang magiging garahe ng mga tren. Nagka-problema kasi sa lupang binibili ng pamahalaan sa Bulacan. Mayo noong nakaraang taon, kinatigan ng Malolos RTC ang may-ari ng lupa na sumisingil ng 598.9 million pesos. Hindi raw ito kakayanin ng budget ng Department of Transportation, kaya humanap na lang ito ng bagong lupa sa Lagro, Quezon City. We're running out of time dun sa depo, matagal makuha, tapos na yung mga tren natin. Tumanggi rin noong una ang may-ari ng lupa dahil hindi nagustuhan ang presyong ibinibigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero naglabas na ang QC Regional Trial Court ng writ of possession sa lupa, kaya agad nang binakura ng DOTR ang property para sa ahensya. Mas akma ito sa proyekto dahil mas patag ito at walang masasagasa ang iba pang ari-arian. Medyo nag-domino na yung pagkantala, medyo tumagal na. So kapag hindi pa natin talaga nilipat itong depo nga, malamang di pa tayo kakasigurado kami, di tayo makakapartial operability by 2021 kasi walang paglalagyan yung mga tren. Sa susunod na taon, ang orihinal na plano ng pagsisimula ng operasyon ng ilang bahagi ng MRT 7. Pero dahil sa naging aberya, sa third quarter na raw ng 2021, sisimulan ang partial operability nito. Target na matapos ang buong proyekto sa 2022 na halos dalawang dekadang plinano ng mga otoridad. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5.